Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating pagkisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga sa gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kaniyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng pulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at siyaong sandigay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman.
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang na hindi na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit, ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ako hindi pa nakaka-recover sa aking boses sapagkat kami po ay nag-retreat sa Roma. Masyado hong malamig doon. Kaya pagbalik dito ay nag-iba ho ang aking boses. Ang babaeng balo ay naghulog ng higit sa kanyang, sabi ngay, ng higit sa lahat, sapagkat ang ibinigay niya ay ang buo niyang ikabubuhay. At yan ay pinuna ni Jesus. At yun ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Sapagkat kung inyong titingnan ng isang malalim na pagtingin, ang babaeng balong ito, yan ay si Jesus din. Sapagkat ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin. Siya'y nagpakababa. Ibinigay niyang lahat ang kanyang buong buhay sa tao para tayo'y maligtas. At ang babaeng balong ito, sabi ay, yung kahuli-hulihang sentimo na kung nasabi nasa kanya ay ipinagkaloob niya sa hulugan, sa templo, sapagkat malaki ang kanyang tiwala sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, sa pagiging generous natin sa mga tao o sa simbahan o kanino man sa mga nangangailangan sa atin, yan ay nagpapakita ng malalim nating pagtitiwala sa Diyos. No? Bakit ka magbibigay?
kung wala kang pagtitiwala sa Diyos. Kaya ka nagbibigay at nagkakaloob sapagkat alam mo, malaki ang iyong tiwala sa Diyos. Bakit mo ibibigay ang buo mong ikabubuhay kung wala kang tiwala sa Diyos? No? Yan ay nagagawa ng mga taong may malalim na pananalig sa Panginoong Diyos. Kaya yung mga taong generous, yan yung mga taong may malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sapagkat sa bawat pagkakaloob nila, sila'y umaasa na ang Diyos ang bahala sa akin. No? Ako'y walang-wala, pero ito ibibigay ko, kaya ang Diyos ang bahala sa akin. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Sa pagiging mapagbigay natin sa ating kapwa, yan ay nagpapakita kung gaano kalalim ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ang babaeng balo, siya'y halos, sabi nga'y, ibinigay na niya ang kanyang buong ikabubuhay. No? Siya'y balo na, wala nang inaasahan sa kanyang buhay. At meron pang isang huling singtimog natitira sa kanya, pero ipinagkaloob niya sa Panginoong Diyos. Sapagkat malaki ang kanyang tiwala sa Diyos. At yun ang kanyang kaligtasan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, masusubok ang iyong tiwala, ang iyong pananampalataya kapag ikaw ay nagkakaloob sa iyong kapwa, lalo sa higit sa mga dukhang nangangailangan. Malalaman mo kung gaano kalalim ang pagtitiwala mo sa Diyos kapag alam mong walang-wala ka pero nagkakaloob ka sa mga dukha. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan upang kami paging dapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, narigis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan.
paparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa't dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangin, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sana. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami ay adyas sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Collection po ay para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagkasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan. Itong banal na pakikinabang upang kaming huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre, magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, inanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. 3, halina't makaisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yunting and the Driver's Band, kasama ang ibang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa. Bilhin ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. 4, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. 5, pansamantala pong hindi mo na makadaraan sa main arc entrance sa mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagawala sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang rosas sa may extension ng ating main church. Available din po ang rose candle para sa mga kamag-anak nating yumao. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa